Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun, tayo muli dito sa ating video reaction at sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Balitang Pinoy TV, subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, grabe matindi to, kakapasok lang VP Sara Duterte nagsalita na sa pahayag ni PBBM Insan Bumuelta. At yun, play na natin kung ano lalaman ito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panik kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagsalita na naman po si VP Inday Sara Duterte hinggil po dito sa pahayag po ni Pangulong Marcos na pag-aaralan ng pagpapapasok sa ICC. No? Sabi po ni Inday Sara, yan, tatalakayin natin yan. Nagtataka po ba kayo? Isa pang tatalakayin natin. Nagtataka po ba kayo bakit ikot ng ikot si Martin Palengke? Ang dami po, no? Sabi nga rito sa Twitter, no? Si Martin na ba ang bagong sekretary ng DTI? Sekretary ng DSWD? Sekretary ng ano ba 'yon? Yung Dole. Ang dami pong ginagampanan ni Speaker Martin. Okay. Pag-usapan po natin. Pag-usapan po natin 'yan pati po 'tong reaksyon ni Abante kay Senator Amy. Ha? Yan po mga pag-uusapan natin pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, cha-cha. Mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan. Impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Nakakatawa po 'no. Kung titignan po natin, dalawa pong personality ang laging nasa balita ngayon. Okay, nakakatuwa po kasi si Martin Romualdez at saka to si VP Sara Duterte ay tila yata nagpapligsahan ng paramihan ng coverage sa media, no? Yung isa kinakailangan gumimik. Kinakailangan gumawa ng para laging nasa media, no? Di natin alam kung bakit kinakailangan niyang gampanan itong mga usually dapat ang gumagampan po nito DTI, di po ba? Hindi na po sapat sa kanya yung pagiging Speaker of the House. Kinakailangan niya pong extend para lagi po siyang nasa limelight ng media. Unlike po, isa pa pong nasa limelight lagi, wala pong ka-effort-effort. Meron lang activity yung DepEd, dinudumog po, no? Kasi, yun po yung, eto pong mga to, sa totoo lang po, as a politician, eto po mga pangarap ng mga politician, eh. No? Yung dumugin ka nang wala kang ka-effort-effort. Yung nailalagay ka sa news kahit wala kang binabayaran, ha, na press release o wala kang meron siguro si Inday Sara, pwede ba naman na ganyang kalaking politiko, kaugnayan sa press, pero yung kitang-kita niyo na halos ang kanyang mga interview, panay ano yung tawag natin diyan sa mga interview ganyan, yung pagkatapos niya magsalita sa isang event tapos accommodate niya yung mga press. Meron tawag niya mga ambush interview, no? Walang mga press con. Talagang kung nasan si VP Sara, nakasunod yung press. Kasi sa ayaw natin sa gusto, lapitin ng balita yung mga Duterte. Hindi nga po press con yung ginagawa. May activity yung DepEd, may activity yung Office of the Vice President. Tapos pagkatapos na activity, papaunlakan ni VP Sara yung ano. No? Walang ka-effort-effort. Ibig sabihin, hindi niya po kinakailangan na yung mga traditional na gimmick na Mr. Palengke the Second, no? Oo, tama, ambush press con. Yan. Yung sa kabila, kitang-kita mo, you know? Kinakailangan ng effort, meron taga-isip, anong gagawin natin? Di ba? Kasi hindi po natural yun, labas po yun sa normal na trabaho. Alam niyo yun? Ang normal na trabaho ng isang speaker, sa totoo lang po, is either nariyan siya sa batasang pambansa or naroon siya sa kanyang mga constituents. Ngayon lang po ako nakakita ng Speaker of the House na nasa palengke. Hindi po ba? Ayan po yun, eh. Yun po yung pagkakaiba. Yung isa, sa kanyang natural setting, habang siya ay nagtatrabaho, dinudumog po siya ng press. Eto namang isa, dinudumog ng press dahil umisip labas sa kanyang official na gawain, nakaisip siya ng paraan para dumugin siya ng press. And the rest, taganood. Di ba? Taganood lang, eh. Nakita nyo po, tapos na po yung bagamat si Dilima ay merong mga bagong sinasabi ngayon, wala na pong umiintindi. O, bumabanat po ngayon. Alam nyo po ba na meron pong pronouncement si
si Dilima ngayon ng kung ano-ano. Merong kay Ninoy, dahil birthday ni Ninoy. Merong atake sa mga kung sino-sinong mga nagpakulong sa kanya. Pero wala nang pumapansin eh. Di ba? Wala nang, kumbaga, ito yung effortless na pagiging malapit. Yung gustong-gusto ng tao, yung mga sinasabi, parang may magnet. Real talk po, mga sa Duterte lang po natin na ano yan. Sa mga Duterte lang po natin nararanasan yan. Yung kusa silang nilalapitan ng balita. Okay. Anyways, pinakita ko lang sa inyo yung contrast. Yung isa pilit na pilit, no? Parang kumbaga, meron na tayong Lenny the Second, meron pa tayong Marroas Junior the Second din, no? Same eh. Nasa linya siya ng ano eh. Hindi nare-realize ni Martin yung mga gumagawa ng mga ganyan. Yung mga sobrang paepal, yung gusto nilang baka pag umulan makita rin natin na nagta-traffic na si Martin. Baka pag napadaan sa traffic yan at umuulan, makita na rin natin na nagta-traffic na, yari tayo dyan. Sa totoo lang po, no? Sanay na po yung mga Pilipino sa mga politiko na paepal. Unlike dito, tingnan nyo po, napaka-natural no setting. Pagkatapos ng program, paunlakan lang ni BP Sara. O, ganun po. Pero, araw-araw sila nasa balita. Bakit nga hindi araw-araw? Araw-araw may gimmick. Isang araw, naroon po sa nagsasalita dun sa mamimigay ng bigas. Isang araw, nasa palengke. Pag nakita, hindi ako magtataka pag nakita ko nagtatraffic na rin si Martin. O kaya lumusong na rin sa baha. Ang hindi naunawaan ng mga nangangalaga, ay hindi, yung naka-care of sa mga press release ni Martin. Yung kasaysayan ng mga taong gumawa niyan, hindi naman kasi bagay, di ba? Talunan. Si Lenny tsaka si Marroas, ha? Kung marunong kayo mag-aral ng kasaysayan, talunan po. Bakit nag-aaksaya kayo ng pera ng taong bayan para tumalakay ng mga resolusyon na wala namang kinalaman, ha? Wala, mga resolusyon na wala namang kinalaman sa trabaho ninyo. Yang ginagawa nyo ang pag-aksaya ng pera ng taong bayan. Buti nga si Sara Duterte. Sumulat lang sa inyo. Kayo. Pag-uusapan ninyo, pag-mimitingan sa committee level, pag-uusapan sa plenary, napakaraming congressman. Napakaraming dapat na unahin ng congress. Sino ngayon ang hindi gumagampan ng kanyang trabaho? Habang busy kayo nahanapan kung paano mapapakulong, kung paano pepestehin ang buhay ng mga Duterte, totoo naman, pamimeste lang yung ginagawa ninyo lahat. Diba? Tatanggalin ng confidential fund. Ngayon naman, ICC naman. Wala naman kayong pakialam dyan. Okay lang yung confidential fund. Talagang sa inyo yun. Pero yung ICC, hindi kayo. Hindi nyo concern yun. Sino ngayon na nakikialam kanino? Pinalalaahan ng kayo ng Vice President dahil ayaw niya kayong mag-aksaya ng pera ng taong bayan. Hindi niya lang masabi. Ako na nagsasabi. Okay, una yun. Ikalawa, punta tayo dito. Alam nyo, meron ka mapupuna dito, no? Ito po ang pahayag ngayon ng leadership. Kaya, si Castro, pakinggan mo yung leaders ninyo, no? Real talk. Ikaw ba susundin na naman, Castro? O si Pangulong Ferdinand Marcos? Nakita nyo, mukhang big kanina yung sinasabi ni Pangulong Marcos. Ang sabi ko kanina, diplomatic yan, Para hindi masyadong masaktan yung House of Representatives. Kasi masakit yun Pag dinirekta niya na, pag sinabi niya na hindi natin papapasukin yung ICC, tapos masasaktan yung House of Representatives. Pero yung pagkakasabi ni Pangulong Marcos, hindi ganong masakit sa House of Representatives. Yan yung sabi natin kanina, di ba? O pareho kami nakakatuwa, pag yung mga matatalinong tao, pareho mo ng pareho mo ng sinabi. Ito po ang sinabi ni Salvador Panelo. President Ferdinand Marcos Jr. is just being diplomatic to lawmakers when he disclosed plans to study the country's return to international criminal court. Former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo said on Friday. Ito ay 1 hour ago. Nakachamba tayo. Ha? Nagiging pareho na kami mag-isip ni Panelo. Natuwa nga ako, sabi ko, nachambahan ko rin to si Panelo. Hindi ko machambahan si Pangulong Duterte. Diba? Okay, si Remulla, in fairness, ito po ang sinabi ni Remulla. 2019, nakaalis tayo sa ICC. Apat na taon na. Ba't bigla tayong babalik? Pwede ba yung babalik tayong bigla dahil may nagpapatalon sa atin?
Hindi. Pag-aaralan natin to bilang isang bansa. We are better than that to just jump into the fray because somebody say we should. Di ba? Bagamat ganyan yung tema, alam na natin na hindi natin papapasukin yung ICC kasi hindi tayo babalik. Pag-aaralan lang. Diplomatic. Para hindi mapahiya yung House of Representatives. Naintindihan nyo na ginawa sa inyo, Castro. Para hindi kayo mapahiya. Nililigtas na nga kayo ng Pangulo eh. Para hindi kayo kahihaya eh. Dahil yung ginawa ni VP Sara, talagang kayo ang tinira, pero ang latay nun kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Marcos. Yan yung sinasabi ko sa inyo na husay. Hindi niya binabanatan si PBBM. In fact, pinagtatanggol niya, di ba? O, pero ang latay nun kay PBBM. Kasi pag tinuloy niyo yan, ano na lang ako bilang Pangulo, di ba? Sariling pinsang ko, dun mismo sa sariling pinsang ko. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman. At yun nga mga ilang patungkol na mga pahayag at balita dyan, no, mga kabalita natin na kung saan. Ito nga, yung tila nga ba nagiging issue patungkol nga kay Inday VP Sara at dito nga no, kay Romualdez na kung saan talagang dito sinasad ni Badong Aratilis yung mga nagiging galaw o hakbang nga na nga bawat isa na ito ngang si Romualdez daw talaga eh kailangan daw gumimik no sa kanyang mga nagiging datingan no talaga nga pag nanais syempre na talagang maipakilala no sa madla o dun, dito nga no sa buong Pilipinas syempre yung kanyang pangalan mga kabalita natin na ito ngang sinasaad dyan na dito nga eh, na talagang kailangan ng gumimik o yung mga gimmick nga daw umano nito ni Romualdez eh talaga nga dyan eh nalalantad nga. Samantalang itong si Inday VP Sara eh, tila nga ba eh talaga nga relax lang at na kung saan dahil nga sa umano eh, tila nga ba itong si Martin eh talagang eh madalas nga daw umano eh umiikot nga no sa tila nga ba mga pamilihan no mga kabalita natin na talagang dito eh dapat nga daw umano ang gumagampan nito itong mga DTI nga daw umano mga kabalita natin subalit nga itong si Martin eh tila nga ba talaga. Na dito nga ay talaga nga kitang-kita sa mga nagiging diskarte nito lalong-lalo na yung pagiging madalas nito nga pagpapakita no sa media nga mga kabalita natin. Samantalang si Inday VP Sara eh natanging nga talaga nga sariling kayod at wala nga ginagawa na kahit anong pagpapakita sa media o pagnanais nga na laging laman nga na media tanging talagang eh sumusuporta talagang eh patuloy na lamang may sumusuporta sa ating vice presidente nga na si Inday VP Sara o sa mga Duterte nga mga kabalita natin na kung saan nga daw umano itong si Martin eh patuloy naman daw talagang eh nagpapakita nga umano dito nga sa media mga kabalita natin na talagang yan daw yung nagiging gawain ngayon nito ni Romualdez nga. At dito pa nga mga kabalita natin yung talagang eh na kung saan dito rin pinapahayag nga ni Badong Aratilis na tila nga ba rito yung pagpapansin nga ni Romualdez no sa madla na kung saan baka nga daw umano mapadaan daw umano ito sa nagtatraffic at talagang umuulan eh baka magtraffic na rin daw umano ito mga kabalita natin na talagang isinasaad dyan no na kagaya nga ng ginawa nga no ni Mar Rojas no mga kabalita natin itong si Romualdez nga daw umano eh baka ganun yung gawin na mag-traffic nga habang umuulan no. At dito pa nga yung talagang nagiging hakbang nila na talagang pagtirada o talagang pagnanais syempre na marungisan na talagang bigyan nga ng hindi magandang imahe ang mga Duterte tila nga ba ang nangyayari napupunta daw umano ito sa ating Pangulong Marcos dahil nga sa mga pagnanais na talagang mapapangit yung imahe ng mga Duterte nga mga kabalita natin ito yung nangyayari. Talaga nga, tila nga ba napupunta lamang umano sa ating Pangulong Marcos yung mga kagagawan nila na hindi nga tama ng mga kabalita natin. At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at balita dyan at kayo, kayo nang bahala magkomento sa iba na nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy niyong pagsubaybay at patuloy niyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Balitang Pinoy TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!